Nakwento ko pa nga sa inyo noon mga kabatas natin, kapag may nag-aaway ng mga magkapamilya, usually pag inaayos yan, pinapaalis pa yung mga abogado. Pero dito sa Rapid Tulfo in Action, ito, abogado rin ito. You know? Ang ginagawa nila, di ba? Imbis na sa private, imbis na pag-ayusin kayo ng sikreto lang, hindi. Ang gagawin nila, lahat ng baho nyo, ibulgar nyo muna dito sa programa namin, tapos, sige nga kung magkaayos kayo pagkatapos magkabulgaran dito. Do you think that is the proper venue? Sa tingin mo, especially yung mga tao na ano, na fans ng Rapid Tulfo. Sa tingin nyo, proper venue sa away na pamilya? Kunwari ako, nagtaksil ako kay Attorney Magalong. Tapos dinala ako sa Rapid Tulfo in Action ni Attorney Magalong. Sa tingin mo ba yung pamilya ko, yung anak ko, lalong-lalo na, yung mga anak ko, lalong-lalo na magiging proud sa ginawa ng nanay nila, na ako, na tatay nila, dahil nag-away kami ng kanyang nanay, eh, binulgar sa buong Pilipinas na isa akong masamang tao, na yung tatay ng mga anak ko ay isang masamang tao at binulgar yun sa buong mundo. Sa tingin nyo, matutuwa yung mga anak ko dun? Diba? Na yung mga magulang ko nagsasabong tapos nakatingin yung buong mundo? Yun sana ang tignan muna natin bago tayo pumunta sa Rapid Tulfo in Action. At saka bago natin bigyan ng sobrang papuri itong Rapid Tulfo in Action na may natutulungan. Samantalang ang ginagawa nila dito, yan, puro away pamilya na dapat inaayos sa privado, sa barangay. Diba? Mas maayos pa nga dun eh. At least kayo-kayo lang yung nandoon. Diba? Magagalit nga kayo pag kunwari yung mga tao, yung mga mag-asawa lumalabas ng bahay, doon nag-aaway. Pinagpipiestahan na, di ba? Tapos, masama na yung tingin ng mga tao pag yung mag-asawa galing sa loob ng bahay, lumabas at nagsisigawan sa labas ng bahay. At least pag ganun, ang nakakapanood, kapit-bahay mo lang. Eh dito, ilan ang nakakapanood? 22 million? 23 million na tao? Yun dapat ang isipin nyo bago nyo sabihin na itong Rapid Tulfo in Action nakakatulong. Yun ang isipin nyo bago nyo tangkahin na pumunta sa Rapid Tulfo in Action. Worth it ba na magkaroon ka ng markasan na umo na ikaw ay isang Rapid Tulfo in Action personality dahil pumunta ka doon o yung isa sa mga pamilya mo pumunta doon at linabas yung baho ng iyong pamilya. At yung baho ng pamilya mo nandiyan na sa internet forever katulad nung Naina. Diba? Hindi na madidelete yung Naina na yun. Diba? Andiyan na forever yung feeling kasi nila, no? Tumutulong sila when in fact, you are magnifying the situation and you're putting these people, especially the children, in shame. Akala mo ikaw yung bida. Akala mo ikaw yung tumutulong. Anong klaseng tulong yan? Pinala mo sa buong mundo na yung tatay ng mga anak nito ay may skandal. At ito, lalakero. Babaero pala. Diba? Isang lugar mo yan napulot na maliit na problema hindi yung hindi sa Pilipinas. May problema naman talaga lahat eh. Pero sa Rapid Tulfo in Action, wala, perfect sila dyan. Lahat ng ginagawa nila, pati yung pagbo-broadcast ng mga tao na hindi nila pinapaalam na ibo-broadcast pala. Diba? Okay lang. Naina. Yung makasuwang ka ng libel at makundik ka for libel, okay lang. No? Naina. Okay lang. Sa kanila yun, no? But hindi yata. Dapat yun nga ang pag-usapan natin ng pag-usapan eh. Ito yung ex-convict dyan sa ano, convict dyan sa ano eh. Rapid Tulfo in Action eh. Diba? Ito nga ito, hindi pa nga convicted yan eh. Diba? Mas kasuklam-suklam yung convicted beyond reasonable doubt kesa ito, akusasyon lang yan. Inosente yan eh. Diba? Parang, pero naman din po siya naging pagkakamali sa akin. Hindi naman po... Lahat naman kasi ng pamilya may pagkakamali. Diba? Merong mas malaki, merong mas maliit, pero ang punto doon, hindi mo kailangang i-broadcast Rapid Tulfo in Action.
gusto ko maayos ang pamilya namin. Sige, ano yung pagkakamali ni ma'am? Nung ano ko po, nung may ginawa rin siya kasalanan sa akin. Kaya hindi ko po ilan yun dahil gusto ko mabuo ang pamilya namin. Okay, sige. Oo. Pero boss, ito ba ang kinakasama mo ngayon? Pala sinusuportahan mo to, binibigyan-bigyan mo rin, syempre. Ang ganyan siya, magkakama kami sa bahay. Ako pong naghahanap buhay. Hindi, ito, itong kasama mo sa... Tignan mo. Tignan mo yung ginagawa ng abogado dito. No? Syempre, makikichismis. Paano ka makikichismis? Interview mo yung tungkol sa kirida. Sana nga may abogado itong isa rin eh. Kasi abogado yung kaharap niya. Kawawa naman. Di ba? No match. Nine na talaga. Nine na. Itong kasama mo sa scandal mo? Ay, hindi ko, sir. Hindi ko pa kasama sa bahay. Ano mo lang? Yan, no? Tuwang-tuwa si attorney, oh. Kasi, syempre, hindi alam nitong taong ito yung karapatan niya eh. Itong taong ito, hindi niya alam, umaamin na siya sa isang krimen. Ito naman si attorney, tuwang-tuwa. No match eh. Di ba? Hindi yan abogado eh. Eh, dapat abogado rin yung interviewin mo para makita kung gaano kagaling, di ba? Naina talaga. Pero hindi ko kami magkasama. Hindi ko, pero... Kaya nung nalukulo yun, nung magkano kami, tiligilan ko na po yun, sir. So, ilang beses kayo nagtalik, boss? Isang beses lang, boy. Isang beses lang. Yan, no? Kasi, nasipin mo, di ba? Ilang beses kayo nagtalik, isang beses lang, yan. Tuwang-tuwa naman si attorney. Uto-utong mga Pilipino, inuuto ng Rapi Tulfo in action. Proud ka dyan? Proud ka dyan? Alam mo, mas naaawa ako dito sa ginaganyan niya. Bakit? Kasi may penalty naman eh. Kung nangaliwa ka, di kasuhan nyo ng pangangaliwa kasi kakasuhan nyo naman eh. Pero hindi, di ba? Kukuha ka ng isang abogado, tapos ibubuli-buli nyo yung mga tao na tinatawagan nyo dyan sa Rapi Tulfo in action. Pag hindi nyo mabuli, imumute nyo. Pag alam nung tao yung karapatan niya, imumute nyo. Ganun kayo kagaling. Nung mangyari po yung ano yun, hindi na po nakaulit yun. Bakit hindi mo inulit, boss? Na hindi na po makaulit. Bakit hindi mo inulit? Sir, parang naroon na po ako na kung ano, damdamin ko. Diba? You have the right against self-incrimination. In-incriminate mo na yung sarili mo. Diba? Siyempre, pagkasal kayo nito, may bawsi. Kahit hindi kayo kasal, may bawsi pa rin. Ano pa na ako pero hindi ko na puno na dahil nakahala ko siya siya na rin po ako dahil nakahala ko. Okay. Doon mo na na akala mo interesado itong abogado, yung pala inuuto niya lang yung tao kasi hindi niya alam yung karapatan niya. That's taking advantage of people. Hindi ka dapat maging proud dyan. Kahit sinong abogado, kayang-kayang gawin yan. Kaya lang yung mga abogado o karamihan ng mga abogado hindi ginagawa yan. Kasi may ethics sila. Pag hindi ko tinigilan, pag makakakuha na naman ng katapat itong mga ito, mag-mute na naman yung mga yan. Pero pag ganyan, hindi maalam yung kausap nila, pinapasubo nila ng ganyan. Pinapaamin sa krimen. Pinapahiya sa buong mundo. Itutuloy niya ang kaso. Oo. So sabi ko, nagkaroon na rin po ko na sabi ko sa ayaw sila natin. Ang gusto, ito ko yung pagkakataon na to, kung mapagbibigyan mo ako, nag-usap kami kasama ang anak ko. Kung mapagbibigyan niya ako, Ayun, sabi ko, magawa akong pagkakamali. Sabi ko, kung makapitigil niya sa ako, tapos sabi ko yung mga anak ko. Yan, o, diba, isipin mo. Anak mo, asawa mo, yung pinagpepestahan ng mga tao dyan sa Rapi Tulfo in Action, at saka yung mga mahilig manood ng Rapi Tulfo in Action.
Yung bang gusto mo. Proud na yung mga anak mo sa'yo dahil pumunta ka dyan. Mas mabuti pa, dalhin mo na lang sa barangay o dalhin mo sa korte. At least pag nagkawasak-wasak yung pamilya nyo, kung mawasak man ito, di ba? Hindi wasak yung pagkatao ng mga anak mo. Pamilya mo lang ang wasak. Di ba? Pag pumunta ka sa Rapid Tool for Inaction, pati kinabukasan ng anak mo wasak. Di ba? Kasi tatanungin yun eh, sino mga magulang mo? Ah, magulang ko, ganto-ganto. Magba-background check sila sa iyo, makikita nila meron si Richelle Rocamora at saka si Jose Rocamora. O sandali, yung pala yung mga nasa Rafi Tutuboy in action. Magulang mo yung mga yun. Pag ikaw, di ba, yung mga magulang mo punta sa Rafi Tutuboy in action, ano ang mukhang may haharap mo sa tao? Bilang anak ng mga tao na nag-away at pinagpiestahan ng Rafi Tutuboy in action. Masana, matapos na. Si Nick o bago, sabi niya. Idol, akala ko last na yung dating tool. Bakit ba? Ayaw nyo. Kailan ko ba sinabing last? Napakasin sa 100k dun sa kabila kasi binigyan ko kayo ng sample, no? Na walang kwenta yung mga pinag-usapan natin. Walang makukuhang aral. Nico, ibang channel. Ibang channel na lang yung panoorin mo. Okay. Okay. Sige, boss. Boss. Boss Jose, hello. Boss. Boss, ganito. Noong 2016, ganyan din sinabi mo. Noong may apat kang kalaguyo sa kanya, na nadala ka lang. Tapos, na mo yan, no? Pinag-usapan na yan eh. Tapos paulit-ulit na tapos siya yung nagsalita. Tapos ibabalik na naman. Yung, hindi ba sinabi na yung kalaguyo 2016, sinabi na kanino yun, tapos sinabi, apat yung babae, di ba? Ngayon, nagpaliwanag. Tapos itong lalaki, gusto niya mag-move on. Diba? Sabi niya, hindi, inaayos ka namin, sinusubukan namin para sa mga anak namin, kung mapapatawad ako, bla bla bla. Itong abogado na naman, ibabalik ulit yung 2016. Bakit? Diba? Content eh. Magpapasensya ka, sasabihin mo sa kanya, katapusan na to, last na to, final hura na. No? Yun sinabi. Eh, sinabi mo rin yan kanina, attorney. Pareho rin naman kayo ng lalaki. Paulit-ulit ang sinasabi. Yeah. Yun din ba sinabi Opo, niya? Opo, ganun din po. Oh, nahulaan ko ah, parang... Tama. Eh, kasi sinabi mo na rin yan kanina eh. Sinabi mo pa nga kanina, baka isulat mo lang yan sa buhangin. Tapos sasabihin mo, yun lang ang paulit-ulit. Pareho lang kayo. Siguro, apo siguro ako ni Madam Auring. Sige, hindi boss. Anong apo ni Madam Auring, inulit mo na yan? Ewan ko. Bahala kayo sa buhay nyo. Ma-feeling. Feeling nila, tumutulong. Feeling nila, ang galing-galing. Yan na yun. Anyway, mga kabatas natin. Sana panoorin nyo ito, no? O papanood nyo sa mga tao na gustong pumunta sa Rafi Tulfo in Action. Kung ano talaga yung katumbas ng binibigay na pera sa inyo doon pag pumupunta kayo. Pag may binibigay na pera, angkan nyo. Dignidad ng angkan nyo yung binibenta nyo. Ang pinakamasama dyan, dignidad ng mga anak nyo. Tignan nyo ang pinag-uusapan at paborito sa Rafi Tulfo in Action. Usapang relasyon, usapang mag-asawa. Yun yung million views. Ngayon, bago mo i-subject yung pamilya mo sa ganung klaseng torture, panghabang buhay na torture, mag-isip-isip ka muna. Hindi ito ang proper venue. Pagkakakitaan ka lang dyan. Anyway, mga kapatid natin, lipat tayo sa kabila. Meron maganda na content si Legal Eagle tungkol sa NFT. Alamin natin kung ano talaga yung NFT mo.